Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boss, please allow me to speak in our own vernacular language. Di ko mapagpagutan yung kamitiala ko, ah. Role ko siya, ipag-introduce ko, ipagkatami niya. Pagkatami ni Governor Toto Mungudadato, pagkatami ni Kuya King, pagkato pamilya Mungudadato, ang Buluan Site. Buluan Site! Okay ba? Mga senators na niya, si Maisandra, langon, at di ko pagkainom. Dapurol, naulit ko, magtatlong araw na, kulang-kulang ang tulog ko dahil gusto ko makita ninyo si Yormi Isko Moreno. Okay ba yun? Now, gusto ko ipakilala ang kaibigan ng lahat mula sa baba, mula sa hirap. Alam niya kung ano ang nararanasan ng tao na sa hirap. At alam niya kung ano ang minimithi ng Bangsamoro ang Muslim brothers and sisters sa ating bansa. Walang iba kung hindi si President Mayor Isko Moreno. Guapo Bigotillo, may bigoti pa ang inyong idol Congressman Dodong. Palakpakan natin Governor Toto, palakpakan natin at ang ating minamahal na Vice Governor by Sandra Sema. Sa ating pong Honorable Chief Minister Ahu Ibrahim, Abdul Rauf Makatua, Executive Secretary Barn, nanonood din sila. Bandang nangka. Kamusta lang dyan sa kanan? Sa Wakali? Sa Godwi? Sa harap? Butong na ba kayo? Ilipas din yan. To Honorable Manuel Iqbal, Minister of Basic and Higher and Technical Education, Sheikh Abdul Rahman Lidasan, Honorable Attorney Najib Sinarimbo, Sheikh Khalifa Nando, Sheikh Isham Nando, MP Kadati Toy Mangundadato, Honorable Sudong, kayo na to. Honorable Ibrahim John Mangundadato, Honorable Preti Mangundadato, Preti, Honorable, of course, by Elizabeth Tayuan, at ang aking kaibigan, Honorable King Mangundadato, Honorable Baby Dax Mangundadato, Honorable Bai Siang Mangundadato, and Honorable DJ Farouk Mangundadato, at sa inyong lahat, mga mayor, mga commander, mga
Usihal, Vice Mayor, Board Member, MP, VIPs, mga lolo at lola ko, mga senior citizens, yaman nyo, yun sila. Papatikim ko rin sa inyo yung pagmamahal na ibinigay ko sa mga lolo at lola ko sa lungsod ng Maynila. Sa mga barangay officials, sa inyong lahat, sa kanya-kanya pang lugar, nakita ko, tumuos-gas pa kayo papunta rito. Gastos! Abono! Pero, salamat sa Diyos! Summer! Kalagitnaan ng araw, mabiyaya ito. Pero inyo, binigyan tayo ng ulap. Sa totoo lamang, napakainit dapat ngayon. Pero mga kababayan, let me share to you first. Gusto kong basahin itong aking mensahe muna. Formal na mensahe para sa inyo dahil alam ko makasaysayan ang araw na ito sa bawat isa sa inyo. Katulad na sinabi ng ating Vice Governor kanina. Na ito ay araw kusang ang UVJP nagkakaisa ang ating mga kababayang Muslim at Kristiyano dito sa isang parte ng ating bansa. I hope, again, pagpatawad nyo, I hope tama ang pronouncement ko. Pagpasesya nyo na. Batang tondo to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumabit pa. Kamay. Pwede? Pasado? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yun, kabisado kayo. Piraktis ko yung kagabi pa. Isang malaking karangalan na ibinigay nila sa akin, pamilya mga mandatado at sampu ng ating mga commander, officials, minister, at inyong lahat na kami bahagi ng inyong makasaysayang araw. At maraming salamat sa pagkakataon nito. Nagpapasalamat ako sa mga pinuno ng United Bangsamoro Justice Party. Ang Maynila, 500 taon na nagdaan ay pinamunuan ng aming at inyo na mga ninuno tulad ni Raja Bago, Lakandula, Raja Suliman, at Raja Matanda. Yun ang kasaysayan ng Maynila. Na marahil ang iba sa inyo'y nalimutan na. Kung maalala ninyo, i-google ninyo. Sabi nga, i-GMG ninyo. I-google mo, guwapo. Ilang buwan pa lang ang nakararaan, ipinaalala ko sa mga taga-Tondo ang isang kasaysayan kung saan ang mga lahi na ninuno nating mga Muslim ay ang unang-unang nakipaglaban sa Maynila laban sa mga Kastila doon sa Tondo ang tinatawag na Battle of Bangkusay. Hindi sila sinuwerte. Nagkapi sila, ngunit hindi sila nagpatalo hanggang tumakbo sila doon sa Makabebe, Makabebe, Pampanga. Kaya bilang pagpapaalala
Sa susunod na saling lahi na dadaan sa Moriones Tondo, nilagay namin ang marker bilang paggalang sa mga Muslim na kapatid natin, na mga ninuno natin na tanggong sa mga. Mga kababayan, kaya po, noong ako, maalala ko, nakaut sa malangit na ang kaluluwa. Hindi ko pwedeng kalimutan ito. Dahil minsan, lalo na sa ating mga commander, nakasama niyo ito. Si Vice Chairman Japan, noong nabubuhay, gusto ko marinig niyo ito. Dahil kapwa niyo, Muslim, kung saan ako'y nakiusap, sabi ko kay Vice Chairman, makisuyo lang. Sabihin mo sa ating mga kapatid na Muslim, kailangan ko ng tulong nila dahil tumatakbo kong mayor ng Maynila. Tinanong niya ako, ano naman ang pwede nating magawa sa ating mga kapatid na Muslim? Sabi ko, alam mo, Vice Chairman, natatawa ko dito sa Maynila. May Chinese cemetery. May North cemetery. May South cemetery. Pag-aari ng Maynila. Pero walang Muslim cemetery. Eh sabi ko, Vice Chairman, pag pinalad ako, o isang lamang na laway ko, punta ka na kay Cebuana Lawyer para may tubusin kayo sa akin. Sabi ko sa kanya, kaya awan Diyos, ganito pa pag-wester ako ha. Pag pinalad ako, yung mga Muslim ko sa Quiapo, sa San Miguel, sa San Andres, sa Baseco, sa Tondo, gagawa ko sila ng Muslim cemetery. Ganun, yung bilog. Para Muslim. Tapos, lalagyan ko ng crescent. Tapos, building-building. Sabi sa akin, naku, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Sabi ko, bakit? Hindi kami sinusunog. Kasi tinatayo ko, kolumbaryum. Dahil gusto ko, yakapin lahat. Bakit? Sa tagal ko sa local government ng Manila, bilang konsyer, Rob, Vice Rob, ilang Muslim ang umiiyak nandoon sa second floor, pumupunta sa opisina ng mga kusyal kasi kailangan niya iuwi sa Mindanao yung namatay niyang mahal sa buhay sa lalong madaling panahon, ngunit mahirap siya, wala siyang pera. Kaya no, ako na may pinalad. Diba? Salamat sa Diyos. First time in history ng Manila na bumoto sila ng batang mayor. First time. Kung tingin niyo yung mga naging alkalde ng Luzon, first time. Ang unang-una kong pinahanap espasyo, space, kung saan tumingin kami sa North Cemetery, walang nakita. Ngunit hindi ako tumigil dahil nangako ko kay Vice Chairman. Malangit na wa, lagi ko siya nababanggit, pero yun ang totoo. Pagdating ko sa South Cemetery, nakakita ko ng lupa. Ngayon, nasaan man siya ngayon, at sampu ng kanyang mga kaanak, at sino mang yung nakausap ko, andyan si Shay. Ito si Shay. Testigong buhayan. Nakausap ko sila doon sa may Pasay. At least, sa inyong lahat dito, lalaki, babae, bata, matanda, malakas ang loob kong humarap sa inyo. Natupad ni Vice Chairman ang pangarap ng pangarap niya para sa mga kapatid nating Muslim sa Maynila, at na iparamdam natin na ang mga Muslim sa Maynila ay kabilang sa lungsod ng Maynila. Meron na kayong Islamic Cemetery sa lungsod ng Maynila. Nasingil ako. Tinupad ko naman.
Kaya sa inyong lahat na nandito, kanina pagpasok namin, nasyak ako ang init ng pagtanggap nyo. Maraming 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 salamat. Yung ipinakikiusap at pangarap ni Vice Governor kanina na sinabi niya dito, yung pong batas 11054, RA 11054. Kayo diyan sa Kodle, sa Nangka, Pakali, sa Araban, pumanatag kayo. Kung ano na simulan, ipagpapatuloy natin. Magkaroon lang tayo ng peace and prosperity in this corner of our country. Matatapos din. Kung dati, sa ating mga commander, kopra na sa busa ninyo. Sisiguraduhin ko. Kayawan Diyos, sisiguraduhin ko na yung mga pangarap ninyo na makapag-aral ang inyong apo, ang inyong anak, may ospital, may sariling bahay, may sariling lupa na masasabi nilang kanila na pwede nilang pagyamanin. At pinapangako ko, sumpaman. Ipararamdam ko sa inyo ang pagkakapantay-pantay ng tao. Kayo naman eh, may mga kamag-anak. Alam niyo paghalalan, matatamis magsalita ang mga politiko. Kung hindi kayo nilalanggam. Pero karamang patunayan ninyo na ang laway ko nasasanda. Maliit lang ang Pilipinas. Maraming Muslim sa Maynila. Ipagtanong ko ninyo kung napanghawakan nila ang sinabi ko. Kaya taos puso ang aming pasasalamat. Umasa kayo na ipagpapatuloy ko ang mga maliliit na tagumpay na nasimulan ni Pangulong Duterte para sa kapayapaang inaasam ng Mindanao. Actually, si Vice Governor, nakasama ko yan sa pisto. Opo, kaya siya rin, at least, in my own little way, in a short experience with her, masasabi niya, ako'y lagi naghahangad ng kapayapaan. Kayo'y naghahangad ng anak ninyo makapag-aral. Tama, mali? Google nyo sa Maynila. Ayoko ng tayo ng eskwela ng air condition pa. Public school. Kayo naghahangad ng maayos na ospital. Kayo naghahangad ng trabaho. Serpesa. Madrasa. Tanungin niyo si Sharif, yung barangay chairman sa Quiapo. Tanungin niyo siya, nung siya nag-apply na magtatayo ng madrasa, inaprubahan ko agad. Opo, dahil nga yung sinasabi ko, ako galing sa hirap. Nga nga! Mahirap maging mahirap. Mano pa, ipinaglalaban mo lang yung paniwala mo, ipinaglalaban mo lang yung katwiran mo, ang ibinatong pa sa'yo, bala. Tama, mali? Huwag kayong lilimot, mga kapatan, na Muslim na babae, kalaki. Tanungin niyo yung mga matatanda ninyo. Huwag kayong lilimot kung sino ang kumitil ng buhay ng lahi ninyo. Tandaan niyo yan. Ingat! Sabi nga ni John Lloyd, ingat! Alam natin, naging madugo ang nakaraan.
noong 1974, noong 1981 sa buhay ng mga Muslim dito sa Mindanao. At some point in time, yung iba sa inyo, lolo ninyo, tsuhin ninyo, kapatid ninyo, hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Kaya, huwag kayong makikiuso. Uso-uso lang. Ingat. Matanso kayo. Kaya, mga kababayan, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Yung boto ninyo, boto ng edukasyon ng anak ninyo. Boto ng ospital ng saling lahi ninyo. Boto ng trabaho para sa mga anak ninyo. Boto na kung saan makararamdam kayo ng gobyerno, tao ang una. Kaya po sa inyong lahat na nandito, mga kababayan ko Muslim, sana sa maliit kong kaparaanan bilang alkalde ng lungsod ng Maynila na itama ko ang kasaysayan sa ating lungsod sa Kapitolyo ng Bansa. Ngayon, sa maliit naming kaparaanan, sana na iparamdam ko sa inyo na kayo doon sa Maynila kabilang ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ngayon ako'y umaharap sa inyong lahat dito. Napakalaga ng okasyon ninyo. Then let me take this opportunity. Kung kayo, halimbawa, pagod na sa pag-aaway ng dalawang pupunan, wala ang dilaw, ay pink pala. Hindi lang pink pala. Ha? Hindi, ako naman eh. Wala tayo sasabihin masama. Ah, nasa stage ba ako? Hindi tayo maninira. O sige, real talk tayo. Ha? Hindi na naman si Banat Bay eh. Real talk tayo, real talk. Tingnan ninyo ha, kayo humus ka. Hindi ako maninira. O sa mga commander natin, nandito. Ha? Tingnan nyo, kayo na humus ka. Pero gusto ko lang magsalita ng paktwal. Magsalita lang ng paktwal para walang samaan ng loob. Una, tingnan ninyo, binoto naman natin sila. Tama ba? Bumoto ba kayo ng presidente? Nakailang boto na kayo ng presidente? O, yung binoto natin, pula. Ilang taon? 21 years. Tama ba? Oh, huwag tayo manghusga. Maaaring may magandang ginawa. O baka meron ding kulang. Tama mali. Kayo na humusga. Kimkimin nyo yan. Kasi pag ako humusga, bias. Naninira ako. So kayo na humusga kung naging mabuti yung 21 years ng pula. O dito naman tayo sa mga dilaw at pink. 18 years. Binoto natin sila. Tama? Binoto rin natin. Binigyan din natin ng pagkakataon. Maaaring may ginawang maganda. Maaaring may kulang din. Tama, mali? O tanong ko, kayo ba mga taga Mindanao magaling sa mat? 1 plus 1? 1 plus 1? 4 plus 1? Tirik pa yun. 5 lang yan eh. Oh, 21 years plus 18 years kupunan ng pula, kupunan ng dilaw. 21 plus 18. Ilang taon? 39 years ang buhay natin. Tama ba? O, kamusta naman kayo? Ah!
Baka mayaman na kayo. Ha? O sige, umagin sa inyo muna. Sige, tabingan natin sa inyo. O, kamusta naman ng Pilipinas after 39 years? Sarili ninyo na yan. Kasi parang hindi tayo makapanakit ng damdamin. O ngayon, yan, nagdaan na. O ngayon, 2 months from now, may gagawin tayo. Pipili tayo ng leader natin, 6 na taon. Tanong, gusto niyo ba maiba naman? Because Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan nyo? Yes! Okay, magkalala. Dalawa na tayo. Kamisaso ko lang yun. O, tatagalugin ko. Tatagalugin ko. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad pa rin ng kahapon. Pag, halimbawa lang, total kwentuhan lang to eh. Halimbawa, gusto niyo pula, ibote niyo siya. Pero, huwag kayong aasa may bagong mangyayari. Tama ba? O gusto niyo naman dilaw. Bote niyo sila. Pero huwag kayong aasa na may bagong mangyayari. Tama mali? O ngayon, pag hindi sila tight, available mo ko. Available na po. Pwede. Maiba lang. Total, sumugal na kayo ng 39 years eh. Doon sa dalawa eh. Ba't hindi niyo ako sugalan 6 years? Kaya ka lang! Kaya? Sa Kodli, kaya? Sa Gepi, kaya? Sa kanan, kaya? Posible? Naman! Kita niyo nga, who would thought that you will end up na mauwi kayo sa isang batas sa mahabang pagkakataon, ilang tinggana ang sinalunin nyo. Pero, 11054. Institusyon, nagkasundulin. Ngayon, itutulak na lang natin. Ang maganda rito, may masisimulan na ako. Ang maganda rito, mangungopia na lang ako. Ang maganda rito, i-implement ko na lang. Oh, hindi ba isang importante ron? Pagpapalakas? Oh. 75-25. 75-25. Nasa batas eh. I-implement ko na lang, wala na akong gagawin. Kaya nga kung may kamag-anak kayo sa Marawi, naalala niyo yung tinanong ako, 75% after 4 years? Ano sabi ko? December 2022. Oh, 100% yun. 6 months. Kaya? Pwede? Naman. Yung mga kababayan natin, di ba? Sa Paseco, 6 months. May bayad nyo pa. Yung cementer, wala pa 6 months yun. So sa inyo lahat na nandito, mga kababayan, bago kayo mabasa ng ulan, sana nga umulan nang dumami kayo. Mga kababayan, buong kababang loob, umaharap ako sa inyo. Ako po ay humihingi ng tulong. Ang hinihingi ko lang
tsansa, pagkakataon. Hindi ako pinalad na magkaroon ng magulang na may gintong kutsara sa bibig. Pero ang nanay tatay ko, taga Samar, taga Antique, nagsikap, inirawos ako, sino mag-aakala basurero lang yung batang kaharap ninyo? Naniniwala kayong basurero ako? Mukha naman hindi ako basurero eh. Pero yun ang totoo. Ganun, kahirap ang buhay. May kanya-kanya tayong hirap. Kaya sa mga commander natin, kayo, mga kasama, kung kayo, kumakain, kopla, nung araw kami mahirap, ang ulam ko, araw-araw, chicken joy. Social kami. Chicken joy sa umaga. Jalili. Chicken joy sa umaga. Chicken joy sa tanghali. Chicken joy sa gabi. Lilipad na ako kumakain ng manok. Kaya lang, yung chicken joy na kinain na sa basurahan. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos kami. Kaya, bigyan niyo ako ng pagkakataon, itatawid ko kayo sa pandemyang ito, mga kapatid. Sumuli, sa inyo lahat, magtapatan tayo. Tutulungan nyo kami? Yeah! May isang salita ba ang mga Muslim? Yeah! May isang salita rin ang laway ninyo? Yeah! O sige. Asana. Taas ang kamay na tutulong sa amin. Taas ang kamay sa kanigod. Walang bababa. Baba konti. Promise. Sumpaman. Pexman? Mamatay man siya? Mga kababayan, mga taga-Maguindanao, mga kababayan ng Muslim, hindi ako nagkamali na dito ko umpisahan ang paglalakbay ko sa buong Mindanao. Tatapatin ko kayo. Mahirap ang laban ko. Baka mapasuko kayo sa akin. Hindi niya ako iwan? Dadami pa kayo? Promise? Tatawagan niyo lang ang kamag-anak niyo? Kaklase niyo? Kakilala niyo? Siyota niyo? Dahil sa inyo, maraming maraming salamat sa pagkakataon niyong bigay sa akin. Allahu Akbar! Allahu Akbar!